Hello everyone, this is Grace of Hanfield 07. Bali, ang topic po natin ngayon ay about sa pronunciation. In Korean, ang pronunciation po ay parum. Yan, pero ang pagbasa natin dito, parum. Ayan po. Ang pagsulat, tapos ito naman yung pagbasa. Parum. So, may mga words dito in Korean na minsan hindi siya yung right na pagbasa. I mean, hindi mo siya babasahin ng ganun lang. Katulad ng ito. Ayan. So, yung M na yan, ayan yung final consonant sa isang syllable. Halimbawa, ito. Tapos, yung real naman, yan yung next na consonant. So, halimbawa, real. Ayan. So, paano natin to siya babasahin? Nyo su. Kasi nga, meron silang rule na kapag yung niyum at saka yung real nag-meet, bali yung M niya is the same, kaya nga lang yung second consonant, bali, niyun, or N yung pagkakabigkas. So, nyo, su, nyo, su. Yan. And then next ay, shim. Ayan, yung final consonant. And then yung next na vowel ay R, real. So, ang pagbigkas natin dito ay shim ni hak. Ayan. Ang sabihin pala ng umyuso ay drinks. Dito na lang. Tapos, ito namang shimnihak ay psychology. Tsaka man. So, ayan. Psychology. So, basahin po natin uli. Nyo-su. Shimnihak. Ayan. So, tandaan lang po na basta lahat ng words na merong niyum sa first syllable, tapos ang kasunod niya sa second syllable ay real, yung first na ano doon, consonant, bali ang magiging pronunciation dito sa part na ganito, sa second ay laging N. Ayan. So, yung real niya naging N, yung real din dito ay naging N. And then, ang next natin ay yung kiyok. Tapos, ang kasunod naman niya ay real. So, pagbabasahin natin ito, bali nagiging iyong at saka niyon. Ayan. So, paano yun? Halimbawa, sa first syllable, ang final consonant niya ay kiyok. And then the second syllable naman, nag-start siya sa consonant real. Ayan. So, basahin natin siya. Kung nyok. Ang ibig sabihin nito ay national resources. Ayan. So again, lahat ng kiyok, final consonant kiyok, and then ang next niya ay real doon sa second syllable. Bali, ang nagiging pronunciation ng word na ito ay yung K nagiging iyong, tapos yung real ay nagiging N. Kaya, kung nyok.
And the second example is 학. Yeah. So, ang pronunciation natin dyan ay hang nyok. Ayan. So, ito yung way ng pagsulat and then this is the way how to pronounce it. Ang ibig sabihin naman ng hang nyok ay educational attainment. Ayan. So, kung nyok, hang nyok. So, yung tiyok naging iyong, tapos yung real naging niyong. And then, meron pa rin iyong, tapos yung real. Ayan. And then, pronounce natin siya as ayan. So, ang example nito, yung sa first syllable ay final consonant iyong and then real naman. So, basahin natin siya as sung ni. Or in English, this is a victory. Sungni. Pero ang sulat niya ay ganito, ang pagbasa ay ganito. And then chong. New chang. So this is chong new chang. This is a station. So again, kapag ang final consonant ng first syllable ay iyong, so ang next niya na real or yung doon sa second syllable ay real, bali ang nagiging pronunciation natin ay, oh sorry, this is niyon. So, ang nagiging pronunciation ay niyun. So, basahin natin ulit. Sung ni chong nyu jang. So, ito yung sulat niya and this is how you will pronounce it. And then, meron din na real at saka niyun. And then, ang pronunciation niya ay real at saka real. So, paano yun? Limbawa, shil, yan. So, ang ibig sabihin nito ay indoor. So, basahin natin siya as shille. Shille. So, yung real at saka niyon, bali nagiging pareho siyang real kapag sasabihin natin. So, sille. Tapos, pwede rin itong pagbalik na rin. Halimbawa, yung first syllable, niyon yung katapusan niya and then yung next ay real. So, ganun pa rin yung pronunciation niya. Real, real. Halimbawa nito ay shilla. So, this is Shilla. Ito yung dating dynasty. This is Shilla. Shilla. Ayan po. So, yung real at saka niyon, pareho siyang nagiging R. Tapos, yung niyon at saka real, pareho din nagiging R. And then, last example po natin ay yung biyup at saka yung real naman, kapag nag-meet sila sa isang word, bali nagiging miyum at saka niyon yung pronunciation. So, one example is som ni.
So this will be some ni. So ang ibig sabihin nito ay providence. Ayan. So this is the final consonant pium. At saka yung next na second syllable, yung start niya ay yung real. So this is some ni. Okay, so maraming salamat po sa inyong time. Have a nice day.